Welcome back mga kalingya. So for today's video ay itutuloy naman po natin ang ating ginawang wiring tutorial sa ating water pump automation by pressure or by gravity system. So this time nga po, pagaganahin naman natin ang ating mga indication light pati na ang ating 3-phase induction motor na i-consider natin na ating isang water pump. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, so kung makikita niyo po, nilagyan ko na po ng neutral line from the circuit breaker ang ating lahat ng mga indication light. So ang kulang na lang according sa ating drawing ay paano natin mapapagana ang ating trip indication light, run indication light, stop indication light at full water level sa ating storage tank sa taas. So umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. So mga guys, ito po ang ating trip indication light, ito po ang run, ito po ang stop at ito po ang sa ating full level sa ating storage tank sa taas. So according po sa ating control circuit, ang lahat ng mga auxiliary contact na magpapa-activate ng ating mga indication light ay nangangailangan ng line supply. So kung makikita niyo po sa drawing, so ang ating normally close contact ng normally open contact ng ating thermal overload relay, normally open ng ating auxiliary contact ng magnetic contactor at normally close ay nangangailangan ng line supply. So bakit hindi ko nabanggit ang ating sa full level ng ating storage tank sa taas? So actually from our first tutorial sa ating part 1, so kung makikita nyo, meron ng supply ang common terminal ng ating float switch. So magkakaroon na ng supply ang kanyang normally closed at normally open depending sa kanyang position ng ating float switch. So umpisa na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. From the line terminal ng ating circuit breaker, so i-connect na natin ang wire na to. So according sa ating drawing, so unang point na pupuntahan ng wire na to ay sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay. So ito ang ating normally open contact. So ipapasok lang muna natin ang wire dahil according sa ating drawing, meron pa tayong wire na pupunta sa normally open contact ng ating magnetic contactor. So mga guys, isasama na natin ang isang wire nito sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay. So ito yung bridging. So ito yung pupunta sa ating magnetic contactor, normally open auxiliary contact, and then from this point magkakaroon po tayo ng bridging. So ito po yung ating magiging bridging para magkaroon ng supply line ang ating normally close contact na nakakonected naman sa ating normally open contact ng ating magnetic contactor. So ikita na natin siya parehas. So tapos na ang ating mga line supply supplying our auxiliary contact to activate our indication lights. So unahin natin ang ating trip indication light. So according sa ating drawing, from the another side ng ating normally open contact located sa ating thermal overload relay, so i-connect na natin ang wire na to. So ito yung pupunta sa ating trip indication light. So ito po ang ating trip indication light. So papasok na rin natin ang wire na to, then ating higpitan, so para makompleto na o ma-activate na ang ating trip indication light. So kinonect ko na po ang wire sa ating red indication light. So from the another normally open contact auxiliary contact ng ating magnetic contactor, so once this is activated magko-close. So ito po yung mag-activate sa ating run indication light. So ihigpitan na natin ang wire neto sa ating normally open contact sa ating magnetic contactor. So mga guys, kinonect ko na rin ang ating wire sa ating stop indication light. So according sa ating drawing, from the normally closed contact auxiliary contact ng ating magnetic contactor, so once deactivated ang ating magnetic contactor, so this is normally closed.
So, ma-energize or magkakaroon ng supply ang ating star indication light. So, hipitan na po natin ang wire na ito sa another point ng normally close contact ng ating magnetic contactor. So, ang kulang na lang natin is how we can activate our full level ng ating storage tank sa taas. So, ito po ang ating para sa full level sa ating storage tank sa taas. So, kinonek ko na rin ang wire niya sa ating X1 terminal ng ating indication light. So, according sa ating drawing, siya yung manggagaling sa normally open contact ng ating closed switch. So, once nakababa, normally open siya, open contact. So, once na na-full, tumaas ang ating closed switch. So, magko-close contact siya. Thereby, magkakaroon ng supply voltage ang ating X1 ng ating indication light. So, iilaw po siya. So, i-coconnect na natin from the terminal block na kung saan nakakonnected ang ating normally open contact ng ating closed switch. So, tapos na po tayo in activating or in wiring our indication light. So, time for us to check naman before natin i-connect ang ating 3-phase induction motor. So, time for us to check kung tama ba ang ginawa nating pag-wiring for activating our indication light. So, switch on ko na po ang ating circuit breaker supplying our control circuit. So, kung makikita nyo, nakailaw ang ating trip indication light at ang ating start indication light. So, i-reset natin ang ating thermal overload relay. So, dapat mawala ang ating trip indication light. So, reset ko na po. So, na-deactivate po ang ating trip indication light. So, naiwan ang ating start indication light. So, dito po muna tayo by pressure system. So, switch on natin ang ating selector switch. So, nasa pressure system na po tayo. So, bakit hindi na-activate ang ating run indication light? Kasi po, nakababa pa ang ating float switch sa ating storage tank sa baba. So, once na magkaroon ng water level sa ating storage tank sa baba, so, ready na ang ating control circuit. So, itatas po natin ang ating float switch. So, paki-observe na lang po. So, ayan. Na-deactivate ang ating stop indication light and then na-activate ang ating run indication light. So, sorry po, hindi po kita ang ating pressure switch. So, i-open contact ko po ang ating pressure switch gamit ang ating screwdriver, insulated screwdriver from WIHA. So, i-open contact natin. So, dapat mawala ang ating run indication light at magbalik sa stop indication light. So, open ko lang po. So, ayan. Nag-open contact na ang ating pressure switch deactivating our control circuit. So, nakailaw na po ulit ang ating stop indication light. So, i-contact ko po ulit. So, ayan. So, umilaw ulit ang ating run indication light na activate ang ating magnetic contactor. So, kung mawala ng tubig, so dapat ma-deactivate ulit ang ating control circuit. So, dito naman po tayo sa ating by gravity water system. So, check po naman natin ang magiging mga reaction or ng ating mga indication lights. So, i-select naman natin ang ating control circuit by gravity water system. So, okay na siya. So, hindi pa na-activate ang ating control circuit kasi nakababa pa ang ating float switch sa ating storage tank sa baba. Then, ito naka-ready na kasi indicating na wala ng level ng tubig sa ating storage tank sa taas. So, itataas ko na po ang ating float switch sa baba. Tingnan po ang nangyayari. So, na-activate po ang ating magnetic contactor activating our 3-phase motor. So, habang tumataas siya, so, pakitignan na lang po kung ano ang mangyayari. So, ayan. Nag-stop po ang ating control circuit na umilaw ang ating stop indication light at nag-i-indicate na may level na ng tubig sa ating storage tank sa taas. So, halimbawa, ibababa natin siya. So, dapat umandar ang ating run indication light. Mawala ang ilaw ng ating full level sa storage tank sa taas. So, ayan. Na-deactivate ang ating stop. Nawala ang level, ang ilaw for the level ng ating storage tank sa taas. So, habang tumataas, nagkakaroon ng water level sa ating storage tank sa taas. So, ayan. Nag-stop ulit and then indicating na may level na ulit ng tubig sa taas. So, time for us. Halimbawa naman,
isa pa, nawalan ulit ng tubig. So ayan, halimbawa ho, naubos na yung tubig sa ating storage tank sa baba. So ibababa natin ang ating float switch na isa. So ayan, nag-stop siya pero hindi nag-indicate ng full level sa ating storage tank sa taas. So time for us para i-energize naman natin ang ating 3-phase induction motor. So i-coconnect ko lang po ang ating 3-phase induction motor para sa mas mabilis na wiring tutorial. So mga guys, na set up ko na o na-connect ko na ang ating supply voltage ng ating 3-phase induction motor. So this is why configured 3-phase 380. So ito ang ating from the our thermo magnetic circuit breaker from the red facing, yellow facing and blue facing papunta sa ating magnetic contactor. And from our magnetic contactor, so ito ang ating red facing, yellow facing and blue facing. So nagpunta na po siya sa ating 3-phase motor. And then pinakamahalaga mga guys, wag na wag nating babaliwalain ang ating ground for our safety sa ating motor at para na rin sa safety natin. So time for us to check kung gagana ba ang ating ginawang control circuit. So switch on ko na ang ating supply circuit breaker for the supply of our control circuit. So nakailaw ang ating, So nakailaw ang ating trip stop indication light. So reset na natin ang ating thermomagnetic circuit breaker. So na-deactivate na ang ating trip, remaining ang ating stop indication light. So switch on natin by pressure system. So hindi pa na-activate ang ating 3-phase motor. So itataas ko ang ating float switch sa storage tank sa baba para ma-energize ang ating 3-phase motor. So tataas natin mga kalinya. So ayan, na-activate ang ating 3-phase motor. So halimbawa, na-reach na niya ang set pressure. So may tubig pa rin sa storage tank sa baba. So i-open contact natin ang ating pressure switch. So deactivated ang ating 3-phase motor. So once na nangailangan ulit ng tubig or bumaba na ang pressure sa ating water system, so i-contact natin ang ating pressure switch. So ayan, na-activate ulit ang ating 3-phase motor na i-consider natin na isang pump. So halimbawa naman, nawala ng tubig tulad ng laging sinasabi, so dapat ma-deactivate ang ating 3-phase motor pati na rin syempre ang ating control circuit sa bababa natin. So ayan. So dito naman tayo sa ating bi-gravity water system. So ilipat naman natin ang ating selector switch sa ating gravity water system. So hindi pa na-activate ang ating control circuit ang ating 3-phase motor. So kahit naka-ready na ang ating float switch sa taas, so naka-close contact na siya, indicating na wala ng level or wala ng tubig sa taas na kailangan na ulit magpondo. So dahil nakababa pa rin ang ating float switch sa baba, indicating na walang supply or walang level ng tubig sa ating storage tank sa baba. So itataas ko na po ang ating float switch sa baba. So dapat ma-activate ang ating 3-phase motor kasi may tubig na sa ating storage tank sa baba. So ayan, na-activate ang ating water pump. And then habang tumataas ang level ng tubig sa ating storage tank sa taas, so pag napuno siya, so ayan, nag-cut off siya. So umilaw ang ating stop at ang ating full level ng ating storage tank sa taas. So once na halimbawa ginagamit ang tubig, bumababa ang level sa ating storage tank sa taas, so kailangan na naman niyang magkaroon ng supply or magkaroon ng stock ng tubig sa ating storage tank sa taas. So ayan, na-activate ulit ang ating water pump. So habang umaandar, sinusuplayan, pinupunduhan ng tubig sa taas. So ayan, na-deactivate ulit ang ating water pump. So mga kalingya, sana po nakatulong po sa inyo ang video tutorial na ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pag-hit na rin po ang notification bell button para palagi tayong updated sa mga panibagong videos. So halimbawa, nawala naman ng tubig sa ating storage tank sa baba,
So dapat for safety hindi madryran ang ating water pump. So dapat ma-deactivate ang ating entire control circuit. So see you po on the next video. God bless po sa inyong lahat, mga kalinya.